So parang yun, like, pag nakikita nila ako, parang nasi-shock sila na, ano na, I'm so normal. Na parang, walang ere. Na parang ano ba dapat itsura ko? Plan to go back again? To where? To the Senate. You, di ba? Ako eh. Oo nga, pero... After 3 years? Oo, di ba? Pag nag-term out ka, pwede mo namang antayin. Yeah, after 3 years. Well, at the moment, parang... Hindi ko alam. Pero parang wag na sana. Oh, bakit? Baka it's time for me to go back na private life. I don't know. It depends on my kids. It's their say that matters. Yes, in fact, one of the requirements bago ako tumakbo during my first term was kailangan umoo yung mga kids ko na I'm running for the Senate. Because, you know, growing up alam mo yung, sa political family, hindi lang naman yung nandun sa politika tama. Yung maapektuhan eh. It's not just me, it's them. It's also their life. Yeah. Yung magkakaroon ng changes. Yeah. Diba? How was that when you were growing up? For you? Anong epekto sa'yo? I guess sa amin not that much kasi nga local. Pero, so still, parang sa Makati, ano hindi, kayo? Hindi ganun pa din. And basta I would always, parang nag-stuck dun sa mind ko yung advice ng mom ko na kung ano tayo pagpasok, dapat ganun pa rin tayo palabas. So parang yun, like, pag nakikita nila ako, parang nasi-shock sila na ano na, I'm so normal. Na parang, walang ere. Na parang, ano ba dapat itsura ko? Ano nga dapat? Hindi ko rin nga. Hindi ko, parang, nasa-shock sila na I'm just like this. Siguro kasi, di ba, may impression sila na isipin mo, premier city yung Makati, di ba? Tapos dad mo yung mayor for the longest time. Tapos parang, bakit ganyan lang yung itsura mo? I guess, siguro nakocompare dun sa ibang lugar na bakit doon sa lugar na yon. Pag nakita mo yung mga anak mong politiko doon, talagang kumbaga mas bongga yung itsura nila or something. May ere. Baka yung iba. But kasi nga, yung the way I guess we were brought up, dapat laging feet on the ground. Maybe related to plants is what you're gonna do, no? Farming. Yeah. Farming not decorative or pagka ano talaga? I don't know yet. But maybe something to do with that. Hindi ba these are rare, no? Aren't these rare? I don't know, may mga cycad collections na yan. Wow. How did you learn? Nagbasa-basa ka ba or from your mom? I guess lumaki din ako na nag-a-attend ng orchid show. Hindi ka na ano? Nayayaya, nahinihila ka, pero you loved it also. No, because my mom, talaga hilig niya maghalaman. So, when we were like kids, gimmick na namin yun yung sa quad pa, dito sa parking lot. So, nag-a-attend na siya ng mga shows. Going back to the pandemic, kasi di ba sabi nila, may mga jokes lagi about husband and wives na, di ba, they're stuck together. Maraming maghihiwalay. How was it for you? How did it affect yung kayong dalawa? Tinignan eh. Nakikinig. Tinignan. Well, so far, parang once lang naman kami nagkaroon ng major away during the pandemic. Anong away yun? Ano bang away yun? Hindi ko na matandaan. Not cooking the food right, no? I don't remember. And then, I guess baka yun na yung ano, yung point na tipping point dahil masyado na kami matagal magkasama. With the kids naman, some mothers are going up the wall na kasi 'di ba, syempre the kids are in a confined space. They need movement. How do you handle that? How was it for you? Wala, sanay ako. In fact, before the pandemic. Hands-on kayo. So even before the pandemic, we were all staying in one room. Huh? Yeah. What do you mean?
One room, as in one bedroom. Four kids. Really? For the longest time since nagkaanak kami dalawa. Why? Well, kasi, well, initially, nung bago kaming kasal, di ba, nakwento ko nga, nakabukod na kami. Mm-hmm. Tapos, nung first apo kasi yung anak namin eh. So, like, we nakatira kami sa Pasig, yung dad ko early morning pa lang, tatawag na yan sa bahay. Tatawag na sa akin. Parang, oh, nasa ka na. Pupunta na ako sa office. Wala ka pa dito. Nasa na yung apo ko. Ganyan, ganyan, ganyan. Dito mo na paliguan niya. Ganyan, ganyan, ganyan. Diba? So, ang kulit-kulit. So, naging makulit siya. Kasi nga, first apo, they would always want to see them. To see them. Tama-tama, nagbuntis ako. Nabuntis din ako. Okay. Kaagad. I mean, I think a year after nag-one yung eldest amin, I got pregnant. And it was difficult pregnancy. Mm. I was bedrest. So, napilitan kami mag-move in with my parents kasi yung unit namin, nasa third floor kami. I couldn't climb the stairs. Okay. So, move back kami sa... Move back with the family. With my parents, di ba? Eh, dun sa bahay nila, it was not meant na another family to stay. Kasi, kumbaga, tag-iisang kwarto lang kami magkakapatid. Mm. So, nasa isang kwarto kami. Tapos, syempre, nanganak na ako sa dalawa na yung anak ko. So, nasa isang kwarto kami with my two kids and my husband. Tapos, yung nagka-asawa na rin yung mga kapatid ko. Doon din sila tumira. Okay. Di, ang dami nyo doon, no? Yeah, for a time, lahat kami, we were all there in one house. So, because your dad liked it that way also, no? Oh, kasi nga, di ba, wala rin siyang, he grew up alone. Yeah. So, gusto niya yung ingay na pag labas niya sa kwarto, maingay na yung bahay nila. So, yung brother ko and my two sisters, magkakasama kami lahat. Yung ako, I had four kids. Tapos my brother had four kids then. And then my other sister, two kids naman siya that time. So, we were all in one house. Na makikita mo yung mga organizer nasa labas na ng mga pinto namin. Kasi hindi na kasha. So yung mga anak namin, sanay sila sa sahig na tutulog. So wala kang puhunan, no? You just get from here. Oo, kaya minsan yung mga anak ng mga brumilyan. Oo. Kagaya nito, parang mga anak-anak na yan eh, di ba? Yeah. Oh. Tapos parang din pa sa Salcedo Market, during that time, yung bumibili doon, parang they want yung mga exotic yung yan. Mm. Yung mga unusual finds. Yeah. But your mother-in-law was not into selling plants. She was collecting. And she would also sell them. Mm. So like, minsan may mga from Thailand would come here. Iba yung kanya. Parang, it's a really a plant market talaga. Those who would look for rare. Oo, yung mga collector. Uy, ito. Oh, atsuwete to. Diba? May rambutan. Rambutan ba yan? Mali. Pwede tong tourism destination, no? Pero sa'yo, kino kayo kapipisa. Pero bakit na nawala na yung bundok doon? Oo, so sad. Man, no? Kinakwari. Are you your father's daughter or your mother's daughter? Baka both. I don't know. What do you get from your dad? Dad? I think yung concern to help other people. Mm-hmm. Yung public service. Mm-hmm. Well, technically sa kanila pareho. Kasi mom ko then, it was a doctor sa Periculture Center before. Mm-hmm. Dun sa barangay namin. So, lumaki ko na ang playground. Ay, for a time, nag-kinder ako sa... Kasi di ba dati ang setup noon, yung Periculture Center. Tapos sa tabi noon may... Yung center, tabi yung daycare. Daycare, tapos correct. Tapos sa taas yung library. So that I grew up in that setup. Yun yung sa mom ko. Tapos sa dad ko naman, lumaki naman ako na pag, Sunday, mag-rally kami or magbibisita kami ng political prisoners or kung meron siyang kailangan puntahang kliyente, mga communities. Sasama kasi human rights lawyer siya noon. So, times were hard then, I suppose, no? Was it hard? No. I mean, human rights lawyer,
anti-Marcos, so wala siya masyadong kita, your dad? Wala, pero meron naman siyang practice. As a lawyer. Diba? As a lawyer. And then my mom din naman was a doctor. OB-GYN kasi yung mom ko. So, meron okay. din siya. More modest, I suppose. Yeah. Parang okay naman kami. Hindi naman parang your dad's practice naman was okay. Yes. Eh kasi if your clients are human rights, I think nasasabay niya eh. Okay. So meron siyang paying clients. Yeah. How was that? Did he ever fear for his life or anything? Di naman. Back then I wouldn't know, pero kasi like nung medyo malaki na ako, doon ko na lang nalaman na kasi ninong nila si yung may Prudente. Yeah, Ninong Prudente. Kasi ninong nila sa wedding yun eh. So like, I remember na natutulog siya sa bahay namin then. Na parang wanted ata siya. Parang yun, we grew up politically aware. Plus, sa Saints ko pa ako nag-aral. So palaban. Talagang magnified. Yeah. And yung circle din ng dad ko na, sabi ko nga, I grew up, ang tawag sa akin was Maki. Maki? Kasi makibaka. Talaga? Yeah. Kasi nga, nung nabubuntis yung mom ko sa akin, nakulong yung dad ko for a few months eh. So my mom would visit him, nabuntis siya sa akin that time. Maki ang nickname. Nickname, kasi nga my dad wanted to name Makibaka. I guess, hindi po maing mami ko. So, when do you think you can sell again, Salcedo? Hopefully next month. Okay. Yung tindera ko kasi senior citizen, so I have to look for a replacement. So, yeah, bukod sa kailangan may green thumb ka, ano pang pwedeng advice sa mga budding plantitos and plantitas? I guess they should also read. Pero medyo complicated eh. Kasi mga pag-fertilizer. So ako hanggang watering. Oh yeah, hindi ka naglalagay ng fertilizer? Hindi, yung jardinero ng mommy ko. More or less, kung ano yung pinapagawa ng mommy ko dun sa halaman niya. Pinapagawa mo? So yeah, may konting... It helps sa katabi mo yung bahay ng mom ko. So yan, we would harvest yung mga ganyang flowers. Like what? This one? Oo nga, that's nice, ha? Yung bambulaklak ng bromeliad. Yeah. In a way, isa ka rin sa konting opposition ni sa Senate, diba? Hindi naman opposition is. Basta dun ako... sa tama, regardless of party, di ba? And you're not afraid to speak up, to speak against President Duterte? Kasi, di ba, ang mandate ko is to serve the people. So, I have to do that. Wala namang pressure sa'yo? Or... Wala naman. Or, you know. Wala namang. It's hard. Anong effect? Parang I'm not... Hindi ko naman inaatake yung person, di ba? It's certain policies. And maririnig mo din naman din sa mga pronouncements si Presidente na siya nga mismo sinasabihan niya si Senator Bongo na ano yan, ikaw yung, if you need to be the opposition, be one, right? Ganun yung mga, may mga pronouncements. So, kamusta kayo ni Senator Bongo? Okay naman. Kasi lang kasi, di ba parang na... cut yung ano namin interaction. So iba yung relationship ko with during the previous Congress kami nila. Kasi di ba we have a group yung seatmates with Senator Sunny, Senator Sherwin, Sen Migs, Sen Joel, and then during that time si Sen JV was also part of the group. So ngayon si Sen Grace na yung ka-ano mo? Kapalit. So parang kasama na rin namin siya dun sa grupo. What will you miss most about the Senate pag ano mo? Ako ngayon yung ano namin. Kasi the first term was, well, the first 3 years
was very difficult. Kasi diba, Senate then was very politicized. Kasi nandun yung pool nung magiging presidential. I mean, for a time, isipin mo, tatlong vice president running for tatlo ba? O apat. Kasi San Greg, Alan, Cheese, and Trillanes were all in the Senate. Mm. Apat na vice presidential candidate yun, diba? And then, there was Grace for president. So, leading up to 2016, hinahirapan ka? Mahirap, plus I was part of the minority. So, walang na-develop masyado na relationship. Uh-huh. Except yung kasama ko sa minority, di ba nabawasan pa during that time? Kasi yung dalawa nakulong. So, it was just me, JV, Sen, Tito Sen, and Sen Greg. So, yung first 3 years ko, parang wala kang kaibigan dun sa... Tapos, binabash ka pa grabe, no? Nung time na yun. Yeah, pero hindi naman yung... That was nothing. That was no nothing. Big deal. It was yung going there and then na parang... kasi diba, hindi naman wala kang kaalyado. Tsaka hindi naman ako plastic eh. So, I have to be there mingling with the people attacking my family. Remember, there was a time every week yun. May Senate hearing against my family. Even kahit sa akin, may mga binato silang hindi naman totoo na mga issues, di ba? And then yung, kumbaga yung key players, kasama ko din sa trabaho. And very awkward on my part na, in fact, there was one instance na I had to ask sila Sen Greg tsaka si Tita Sen. Siyempre, sila yung elders ko during that time. Na parang, may magbabirthday kasi dun sa isa sa mga umaatake, magbabirthday siya. And may tradition kami sa Senate na sinususpend yung session for everybody to greet the birthday celebrant, diba? So parang, dilemma ko na parang, oh my gosh, hindi ko kaya. Parang, kaya mo mag-blast. Person who's talagang grabe sagad sa buto yung ginagawa sa pamilya ko. Tapos, kailangan ko siyang patiin ng happy birthday and magbeso-beso pa. And kasi ganun nga yung custom dun sa Senate, diba? So, I had to ask na parang, what should I do? Iniisip ko na, pagkatapos ng roll call, aalis na lang ako para... Iwas. Iwas na lang, diba? So, I asked them. So, they said, hindi, alam ba dito sa Senado? Kailangan sa floor, dapat you should rise above your individual differences. Dapat pakita mo na ano ka, ano ba tawag doon? Statesman. Yes, stateswoman or whatever. Pakita mo na you're rising above it, ganyan-ganyan. So, yun. So, you I had to do it, di ba? Well, yun din naman natutunan ko din sa dad ko na that's part of politics. May ganun trade-off, di ba? Na may mga bagay na may you're totally against, but for a greater good, you just have to give it up a little. Not totally, but a little. Pero syempre, may mga non-negotiables. Ano yun? Depende sa situation. Depende kung what's on, kung ano yung nasa floor, di ba? You didn't think you had to compromise too much or swallow, you know, principles? Siguro swerte din ako na para kasi, di ba, parang mas independent yung position ko ngayon. Na I'm not bound by any party, ano yan, stand. So today, I met a woman who's down-to-earth, simple, genuine, authentic, despite her illustrious title of senator. She also showed a deep belief in herself. That's why it's no surprise to me that she has triumphed over her haters. What's surprising is she no longer expresses a desire to continue in politics, and she wants to step away from the limelight when her term ends in 2022. She's also a woman
who enjoys her household work as much as she enjoys her legislative work. So babalik na lang daw po siya sa kanyang labada. Hopefully, you enjoyed our conversation and got to know her better as well. So join me again next time as we catch up with the city here on Zest in the City. Don't forget to subscribe, like, share, and comment, and press the bell button to keep updated on our future episodes. See you next time!